since nagiging trend naman yung online freelancing. Hindi ko pa nga po alam kung Facebook ads. Alam ko, virtual na lang, assistant lang talaga. Sa'yo ko lang talaga nalaman na may Facebook ads po pala talaga. Welcome back to my YouTube channel. It's Megan, it's Dearly Plinky Liamson. And today's vlog, alam nyo na, meron na naman tayong i-interviewin na isa sa success story ng aking student. And bago ang lahat, para dun sa mga aspiring online freelancers, mga naku-curious about online jobs, about online freelancing, about Facebook advertising, meron akong kinerate na free mini course para sa'yo. Yes, you heard it right. It's totally free, walang babayaran. Just message me on my Facebook page, Dearly Plinky Liamson, and bibigyan kita ng instant access doon sa free mini course. So, ngayon, moving forward sa ating interviewin, which is si Jan. Hello, Jan. Good afternoon. Ayan. Okay, so for the record, today ay April 10, 2021. Para alam nyo kung kailan ko in-interview si Jan. Okay, and short background lang about Jan. Si Jan ay student ko from batch 3.6. Tama? Yung itong kakatapos lang. Okay? Nag-enroll si Jan noong February 16, 2021. So today ay April 10, 2021. So ilang months yung nakalipas. So maaga ka nag-enroll kasi March yung ano natin, no? Tama ba? Oo. March yung ating schedule ng mga meetings natin. Pero dahil February 16 ka nag-enroll, nagkaroon ka agad ng access dun sa online course, dun sa loob. Okay, and sa mga nagtatanong dun about sa kailangan ba makasabay dun sa mga meeting, yung paid online course ko po ay pwede siyang self-paced kasi meron tayong more or less 165 na tutorial videos, recorded tutorial videos doon sa loob ng inyong dashboard. So, pwede na kayong mag-aral kahit na hindi pa tayo nagmi-meeting or sakaling hindi talaga kayo available for the meeting, that's totally fine. Yan. So anyway, ayan. So moving forward sa kwento ni Jan. So ilang months pa lang yung nakakalipas actually, no? Parang February, March, tapos April. So more or less 2 months pa lang since nung nag-enroll ka. Yes. Yun. Actually, nung ano ko sa inyo, nag-avail ako sa inyo, 1 week pa lang tapos ko na. 1 week? Tapos ko na po. Kaya lang ang problema kasi ako yung nagbabayad na ano sa inyo yung study ng pay later. Yes, oo. Kaya lang, ano, nung nagkaroon ako may emergency dumating sa akin. Nung pagkatapos ko ng 1 week na nag-run through lang talaga ako, lang yung panoorin ko lahat kasi hindi ako makapag-skip. Diba? Hindi mo pwede mag-skip. Eh, sabi ko, sige, kira-run through ko siya. Alam mo, unang basa, tapos mala ko is pangalong basa. Ngayon, nagkaroon ako ng emergency mo. Since installment ako, hindi ko na nabalikan yun nung course hanggang sa nag-lapse na siya. Diba sabi mo, 1 month? Sabi ko, patay-tay ko paano mag-review mo ito. Eh, kaya yun, nakuha ko yung ang mga natutupan ko lang dun kasi yung mga nagbabad ako dun sa part 4 yata yun. Yes. Sa yung sinabi mo na mahalaga talaga. So, nagbabad talaga ako. Doon lang talaga nag-focus. Tapos sinunod ko na yung mga nag-run through na lang ulit ako doon. Eh, nagkaroon ako ng emergency. Doon sa kakapanood sa mga videos mo, ay na lang pinangawakan ko talaga. Tapos, since ang lakas ng loob talaga yung ginawa ko na resign ako, tapos bayad sa'yo. Tapos, nung may video akong napanood mo na sinabi mo na huwag mo na akong mag-resign. Sabi ko pa tayo, tapos tayo nito. Sabi ko naman, sarili ko kasi ang motivation ko kasi sarili ko is hindi ko sa magagawa ng tama kung may sinasandalan pa akong pader.
So, sakto naman na wala na akong sinasandalang pag-ira na yung pera sa mga size. Ito na lang. So, sabi ko, it's do or die na lang. Yes. Kaya lang, hindi siya makatarungan talaga kung yung iniisip na madali talaga. Mukha lang. Pag natutunan mo, madali na. Sobrang dali. Ayan. So, paalala sa mga viewers natin na, lalo na yung mga bata dyan, huwag niyo pong tutularan si John na nag-resign siya agad, na wala pa siyang client. Pero, case-to-case basis. Depende sa personality mo. Pero kung meron kayong emergency fund, why not? At saka kung talagang matapang kayo. Parang kumbaga, i-measure mo din. Analyze mo din yung sarili mo, di ba? Kung kaya mo, why not naman? Kung matapang ka talaga, edi go, di ba? Ngayon, John, ka-result naman yung tapang mo. Eh, ito po, yung hinaani ka po yung yung kapal na mukha na ginawa. Oo. Kasi sobra. Hindi po siya expected talaga. Well, eh, kasi naman, yung una kasi na nakita ko kayo sa TikTok, ini-stock ko lang naman kasi kayo dati. Although hindi naman talaga nag-TikTok dati. Mm-hmm. Eh, nakita lang ako nag-TikTok. Tapos yung narinig ko na, may mapagkakataran pala sa TikTok. Sabi ko, so, why not? Then, sabi mo kanina, kalang madali, pero hindi. Pwede mo bang i-elaborate yun na mukha lang madali, pero hindi? Ayun po. Kasi yung module, mahirap talaga sa kung mahirap. Guts lang talaga para matutunan mo sa numbers. Kaya na nga po nagsabi, pacing talaga kung kailangan mag-usang matutunan talaga. Mm-hmm. Ang sa akin naman kasi, since wala na, inaaral ko lang sa linggo. Since, kung totoo lang, yung isang linggo na yung naran ko, yung pinabaran ko lang naman yung isang part lang yung tapos nawala na ko ng access, ng accident. Ayun na, sabi ko, so, isip lang ako ng isip. Sunod-sunod lang ako sa mga videos mo. Ay, napitake up ko naman yung mga binasa ko. Ah, ito pala yung binasa ko. Eh, doon ko lang napagtalpo na mabilis pa lang kung ikap. Hindi ko lang talaga pala. Try lang. Ano yung naging turning point? Bakit nag-try ka na mag-aral ng Facebook ads? Or bakit Facebook ads? Ano po siya? Kasi nung time na napapanood mo kita sa TikTok mo, may plano na rin talaga ako mag-aral sa work. Kasi nga, yung effort level na binibigay ko sa work ko, kasi hindi napapantahan. Hindi ka nga. Buhay na ako sa trabaho, pero iba pa yung napupuri, iba pa yung nagkakaroon ng iba pa yung nakakakuha ng rewards ko. Kaya ako naman po kasi hindi naman po ako pala salitang tao, hindi ako mapagmukha. So ayun, sabi ko design ako naman din. Since nagiging trend naman yung online freelancing, hindi ko pa nga po alam kung Facebook ads. Alam ko, virtual lang assistant lang talaga. Sayo ko lang talaga nalaman na may Facebook ads po pala talaga. Anong reaction mo nung nag-sign in ka dun sa course na nakita mo, ba't ang daming video nito? Speechless talaga. Sabi ko, pinang-down ko na kay ma'am yung iniipit-ipit ng pera. Mm-hmm. Tapos pagbukas ko ng module, yung napapasat na rin, yung napapanood ko sa YouTube na madali lang. Hindi lang madali lang, bakit ito ang laman nito? Diyos ko! Maluha-luha ako na mainis-inis na bakit ganito. Mm-mm. Ganito yung nakita ko, kala ko madali na. So nung nirun through ko siya, nung una kasi hindi ko siya masyadong hinahanap ko agad po saan paano matuto ng saan ba dito yung part na pwede matuto ng FBS. Ay, itong part na to. Makikiklik ko, hindi pwede mag-skip. So, Sige, panoorin natin yung panoorin. So binabaran ko siya ng tatlong araw na dire-diretso. Mm-mm. Nagmabagal lang ako nung nandun ako sa part na gusto ko manap. Kumusta yung paghahanap mo ng client? Naging madali ba para sa'yo? Actually, ang struggle ko sa paghahanap ng client is hindi siya ganun kadali, pero hindi rin naman siya ganun kahira. Kasi kung ako yung tatanungin ngayon, tapos titignan ko yung kamalian ko sa pag-apply dati, mali talaga yung technique and discovery ko. Kasi, dapat talaga guts. Kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob. Ang dami kong natutunan sa online course na yun.
na hindi ko alam na natutunan. Mm. Nung nag-actual ako sa una kong kliyente talaga, nalaman ko, ah, ganito lang pala yun. Tapos pag may mga tanong ako na hindi ko maalala, i-YouTube ko lang natin sa, ah, ito pala, ah, ito, naalala ko na ito sa, sa dire-diretso na. Tapos ayun, nag-dire-diretso na sa, noong una, stress, anong papawisan yung kalitili mo, yung batok mo. Kasi, angry. Iisip ka. Pero nung, pag nung nakuha ko na yung discarded talaga, wala na. Pwede mo ba sa aming i-share? Sabi mo kasi kanina, di ba, yung parang yung sa work mo, parang hindi reasonable yung rate na nakukuha mo yung sa dati mong work. Ngayon ba dito sa online or sa pagiging Facebook media buyer, so tingin mo reasonable ba siya? Yung rate ko kasi doon sa lokal na nakuha ko sa FB Post, 10K lang. Mm-mm. As in charity lang talaga. Ano, sabi ko, kahit huwag mo lang bayaran kasi ito lang naman gagawin natin yun. Eh, nag-i-insist sila para daw may magbantay-bantay. Sa Lazada shop siya. Tapos yung pangalawa, binagsakan niya, binayaran niya ako ng $300. Oh, okay. Isang setup lang yan. Bale, tatlong araw lang. Bale, legit. Nag-test ako. Nag-gawa akong campaign. Nag-testing. Siguro limang ad set, tapos tip tatlong ad sa loob. Para makita ko agad. Kasi kung isa-isahin ko pa, matatagal ako. Pero, 3 days mo siyang ginawa, $300 yung binigay sa'yo na rate. Ah, oh, nice. Sa huli, itong dropshipping. Ito, bago lang ito, ma'am. Bale, Monday lang ako ng gabi, nag-start. Ano to, actually, ito yung una kong in-applyan. Kailan mo siya in-applyan na tatandaan mo pa? March 16, ako nag-a... Among March. March. March 16. After 10 days. Kasi nakabookmark siya eh. Nakascreenshot pa siya sa laptop ko. Na ikaw ang unang kumakaplay. After 3 days, nag-reply siya. Mm. Alam mo, nagkikwentuhan lang ako na yung sa friends lang. Tinatanong niya ako, alam mo bang gawin to? Alam mo bang gawin niya? Ah, yes, I know. Bigla niya akong ginos. Mm. Sabi ko, ah, patay. Eh, by that time, ang dami nang nanggugos sa akin. Ang nangihingit sa akin sa CV ko. Uh-oh. Sa plan ng interview. Wala na. So, na medyo, ayun na yung mga time na na-demotivate ako. After a few days lang, nag-message sa akin, hey, are you ready to start? Start with what? Pinaan na wala sa isip ko. Kasi madaling araw. Ayun, nagsabi sa akin na, I need you now. Help me out with this. Bale, si, yung amo ko, itong pinaka-amo ko, yung Swedish, ay FB Ads Manager. Yung marunong siya. Mm-hmm. Tapos yung assistant manager na, FB Ads Manager, eh, marunong din sila pareho. Oo. Sabi nila, matagal na silang gumagawa. Eh ako, ayokong sabihin na bago pa lang ako. Yes. Basta dun sa conversation namin, pinalabas ko na more than 1 year na ako. Taga ano, nag-FB Ads, tapos dati akong VA, tapos dati akong sales manager sa isang call center company. Lahat na ng sales. Ano, fake it till you make it talaga. Lahat na ng sales, alam ko. Mm-hmm. Pag sinabi ng engineer na engineer po, engineer din po ako. Lahat yan. Mm-hmm. Inoohan ko talaga. Reasonable hindi naman po yung rate ni client pa na yan. Ang starting is $4 per hour. Tapos, okay. Ayun ang sabi niya sa akin. Na, kaya lang, ang after 2 weeks, tataas siya ng $8 per hour. Eh, ilang araw pa lang ako ilang oras na ako nagtatrabaho sa kanilang company hours na ako. Mm-hmm. Ilang araw pa lang ako. Masaya naman siya kasi dahil sa company niya, ang dami ko talaga natutunan. Mm-hmm. Alam mo yun, lahat ng pinanood yung nakuha ko sa'yo, nirefresh nila. Yun talaga yung inaral natin kasi pang e-commerce yung Facebook ads na nandun sa module. Kung ako tatanungin, ma'am, yung maraming nagsasabi, I can safely say na since napagdaanan ko na siya, madali. Mm. Madaling-madali ang trabaho. Kaya lang, yung struggles mo, parang ano na, parang may kailangan mo talagang pumasok sa butas mo. Maniwala ka sa lahat ng nagmamala kung hindi ka ang kalakasan doon. At talagang alam mo pag nag-fail kayo, mas may mapupuntahan pa kayo. Huwag niyo muna try. Kasi kailangan talaga dito wala na person. Sinakripisyo ko lahat talaga. Kasi gusto ko talaga matutunan. Kasi wala eh. Nagbayaran mo na.
wala nang trabaho. Ayun po magagawin ko. Sa sobrang dali ng trabaho ko, yung 20 plus na nagtataks na ginagawa ko. Anister sa madaling araw, nagsasabi ako. Tapos, nag-react ako sa gilid. Nagpa-party-party ako mag-isa. Madali, kasi alam ko na gawin. Yes. Ang dali, madali lang talaga gawin. Pag sila puso mo talaga yun. Kahit hindi ka akala niya, hindi mo ka may naiintindihan. Naiintindihan mo siya. Kaya lang matatak niyo yung pinag-aralan niyo pag yung kailangan niyo na talaga. So ngayon, masasabi mo ba na worth it yung course? Ah, yes ma'am. Yes ma'am. Bali, higaano ko nga yung course mo. Kasi nga, gusto kong lifetime. Ibigyan, sa unang sakit ko ay yung umukunda ko. Dire-diretso na lang po yung ginagawa. Marami kayong napupulong tayo. Sana ako doon na yung demotivated na talaga. Yung wala na isang butel na lang. Kayo na yung nag-iisa kong butel. Stay humble.